Bilang dakilang palamunin at walang trabaho, o di pakinabangan naman natin ang ating sarili. Good morning YouTube. Good morning vlog. So today is another day from quarantine, and naisipan ko lang gumawa ng a day in life of me. So ano ba mga ginagawa ko? So ngayon ay kalto 8 AM ng umaga, and Thursday ngayon, July 16. Ngayon yung araw namin ng pamalingkihan kasi may kanya-kanyang assigned na araw dito. So amin ay Thursday at Sunday. So ngayon Thursday. Although namamalingkihan ko ng Sunday lagi, usually. Pero ngayon kasi wala na talaga kaming stocks. So kailangan ko ng mag-grocery dahil baka mamatay na kami siguro. So I'm getting ready. Bali ngayon din ay araw na laundry. So alaban natin ang ating mga punta at ang ating mga umot. Dadalhin ko siya sa laundry shop. Bread. Mag-lunch lang ako. And then, punta na akong bayan. Ayan, so ang gamit ko ay Pond's Acne Clear Solutions. Pond's Bacana. Paubos na ko. Huling gamit ko na to ngayong umaga. Ayan, so circular daw yung pag-rarap. Chika skincare na din. Yan lang talaga yung gamit ko. As in, hindi ako nagsasabon sa mukha. Dahil talaga, naku, grabe ako, binrake out ko. Alam na, alam na, alam niya naman ang aking friends. So, ito ang aking naging sandigan. Mga ilang taon na. And iatid ako ng aking brotherhood. Although may tricycle na dito kasi ang mahal ng pamasahe, 30 pesos. Sayang naman. So, motor-motor na lang. Ganoin. So, magwi-withdraw muna ako bago ako mamalengke because wala akong cash on hand. Ayan, so tapos na ako mag-withdraw. Ang gagawin ko na ay maglalakad na ako papuntang palengke. At hindi naman malayo, malapit lang. So ang eksena dito ay ano, may mga checkpoint. Hindi siya actually checkpoints, parang ano lang siya. Basta, checkpoint. Tapos merong mga frontliners, tapos ipapresent mo ang iyong quarantine pass at saka yung valid ID. So no quarantine pass, no ID, no palengke. Tapos yun nga, may naka-assign na bawat araw sa bawat barangay. May mga barangay na magkakasama sa araw na ganito, ganyan. Lalakad ako papunta din sa pinaka public market. Sa mga nag-grocery dyan, ingat-ingat lang din kayo. Always sanitize yourself. Especially kasi pag nag-aabutan ng pera, naku, yun talaga. Isa sa mga pinakamabilis na transmission ng COVID-19. Kasi yung pera kung saan saan nanggaling yan eh. So yun, mag-ingat kayo. So pagkakaabot ng pera, alcohol. So ang ginagawa kong way ng pamamalengke ay inuuna ko muna yung mga wet, mga isda, mga meat,
Tapos, iwanan ko siya doon, dahan sa tindera. Kasi, pag hinali mo siya, mauubusan ka talaga. So, kailangan mo siyang unahin. Karong pata? 150 ang kina. Dalawa? Dalawang. Oo. Palinis na lang ng mga buhok-buhok. Tapos, 2 kilong laman. Ito tayong isa isda. Magkano galunggong? 160, mahal naman. Sige, 1 kilo. Galunggong ba yan? Ano to? Ah, okay. Okay, so ngayon ay gulay naman ang bibilhin ko. Tapos ang gulay ay dun sa aming suke kay Ate Dayan. Kay Ate Dayan. Ate Dayan? Okay, come. So, tapos na ako mamili ng mga wet, pati gulay. Bali, babalik ako na lang sila lahat. Umaambong! So ngayon, dito na to pala ka Fred. Kalikilala si ka Fred. At bibili ng mga daily supplies. Mga po. So, nakuha ko na yung grocery dun sa mga daily supplies. And tinan nyo naman. Sobrang dami. So, saan ko pa ilalagay yung mga ulam-ulam. Ah! Nakaka-stress siya. Sa totoo lang. So, ayan yung pinamili ko. Sobrang siyang nakakapagod. Ang sakit, oh. Ganyan na yung balikat ko. Sobrang niyang bigat. As in, nagulat din ako. Ang dami ko pala talagang binilas. Ang laki na nagastos ko. So, parang almost 5K na yung nagastos ko. And may bibilhin pa ako sa Lipa. So yun, kailangan ko na mag-tricycle kasi hindi na ako makakapag-motor. Okay, so nasa loob na ako ng tricycle. And kita nyo yung mga itsura ko. Hindi na ako mukhang tao. And ayan yung mga pinamili ko. So, yan, may mga nag-text magpapabili. Sakay na ako ng tricycle, hindi agad sinabi. Ayan, nakakapagod. So I'm drinking my Dutch milk. So, nakabalik na ako ng house. And ang gagawin ko naman ngayon ay lilinisin ko ang mga ayusin natin lahat. Lilinisin ang fish, so ang mga meat, tamha ang manok. So, kailangan talaga nating linisin ang mga bagay-bagay. Although, nilinis ko naman na siya doon, pero syempre, kailangan pa rin natin linisin. Dahil, mahirap talagang maging makilatis na ina. Dapat sigurista tayo para hindi tayo nagogoyo. Hindi tayo nag-ghost, yun, mga ganyan, hindi tayo nare-red flag. Yung pork naman. Actually, yung pork, hindi ko siya pinagayad. Ay, hindi ko siya pinahiwa. Kasi, kami na yung naghihiwa. Kasi, discretion na namin kung anong luto. So, sa isda naman, ang binili ko ay galunggong. Kasi for the past weeks, lagi na lang kami nakatilapia. Eh, nakakasawa din. Eh, hindi, wala namang ibang kinakain isda ang mga kapatid ko kasi tilapia. Nakangain din ba silang galunggong? Eh, di ngayon, yan. Kakain kami yun. Tapos, bumibili kasi ako ng mga tulingan, ganyan-ganyan, kung alam nyo yun. Well, hindi nila kanakain. Lalo kapag free. Hindi nila gusto yung lasa. Eh, nasasayang. Eh, hindi ako bumibili ng maraming isda. Mas mahilig pa sila sa lug, noodles, canned. Hindi kaya healthy yung ganun. So, after natin mahugasan yung mga wet, ay ipapatas na natin yung mga groceries. So, bumili ako ng oil. Ganito yung binibili naming oil para tipid. Mas nakakamura kung ganun kasi yung bote-bote maliliit. Bumili akong chucky para sa mga pinsan kong bata. Kasi mahilig sila sa chucky. So, kapag binibisita ko sila dun sa bahay ng lola ko, dinadalhan ko sila nito. Tapos, syempre, bumili rin ako ng fruits para healthy. Diba? Bumili din ako ng Yakult. So, bumili rin kami ketchup. Ketchup. Also, bumili rin ako ng malaking toyo kasi ubos na yung toyo namin. Yan, bumili rin ako ng mga ganito. Crispy fry, sinigang mix. Tapos, bumili ako ng gulay. Yan. Kasi, magsisinigang ako later. Tapos, ito yung nabili ko, insecticide. Bumili rin ako ng hot dog. Siyempre, kape. Yan. Ito yung magic syrup.
gatas, gatas. Ayaw nila ng creamer. Gusto talaga nila gatas. Palagay sa kape. Bumili na ako ng Ovaltine. Diba favorite namin natin ito? Okay, so hindi ako nakapag-vlog dito sa Lipa kasi so ang daming pauli-uli. Minit ko kasi si John dahil umorder siya sa akin ng jacket. So minit ko siya para bigay yung jacket. Tapos ayan, bumili ako ng bike. Bike nga naman, ang laki nitong isang to. And then may binili akong ilang supplies. Ang mga binili ko, mga alcohol, mga hindi ko nabili kanina sa bayan. Eh dapat talaga, ang pupunta ko talaga dito dapat sa Lipa ay yung mga planggana, mga ganun-ganun, mga gamit sa bahay kasi nga kinulang na kami. Ngayon ako nakabili kasi sarado na yung store. Hanggang 3 PM lang pala sila. So next time na ako pupunta ng mas maaga. Tapos bibili na rin ako ng tiles kasi ipapatiles ko yung kusina namin. Ayun, so ngayon pauwi na ako and sakay na ako ng tricycle. So uuwi ko lang and so ngayon pupunta ako sa bahay ng lola ko kasi dadalhin ko yung gamot na binili ko for her. And sakit ng pa ako. Sakit. So, pupunta na ako sa bahay ng lola ko. So kung mapapansin nyo, ako ang gumagawa ng mga kababalaghang ng mga eksena dito sa bahay. Kaya yung mga pamamalengke, yung mga kailangan gawin. Oh, sarap ng hangin. Kasi yung parents ko naman wala dito. Yung nanay ko nasa ibabansa, tatay ko nasa Cagayan. Work. Ako naman bilang dakilang palamunin at walang trabaho, o di pakinabangan naman natin ang ating sarili. Kaya ayun, ako ang nagmamando ng everything sa everybody. Ay, nakakapagod. Pupunta na ako sa bahay ng lola ko. Although, malayo siya. Hindi naman siya sobrang layo. So, yan. Dito kami dumadaan sa likod ng bahay ng aking tita. Asawa ng tito. Nakakambal ng tatay. Yes, my father and my tito are twins. Kung makikita niyo, ganyan yung daan. Ganyan yung daan papunta sa bahay ng lola. Kasi gubat. But, I like it here. Kasi mahangin. So, kumbaga parang I realized that this quarantine period, it really taught me. Taught me! Ano ang baka? Nakita niyo naman, no? So, yun nga, as I was saying, parang this quarantine season gives me an opportunity na mas makabond pa yung pamilya ko and yung mga kamag-anak ko. Kasi as in, for the whole, mula March, as in, mula March 15, magkakasama kami, magkakapamilya. So, talagang binigyan kami ng time para sa isa. Like, every week, nagluluto, tas sama-sama kami. Yung kahit pa ng okasyon, nagluluto, magsusopas, magsuspaghetti, magpapansit, mga ganun. Tapos pag may okasyon yun, sama-sama din. Yun, naging close kami ng mga tita ko. Tapos lagang ang tawag naman ay message. Yung ako ko sa nila na kuhin, pero message ang tawag ko. Tapos lagi ko silang binibisita dito, pati ang aking lalay. So, nandito na tayo. Ano naman ang dogs? Si Ace, si James, at si Whitey. Ito na ako sa bahay na aking lola. So, yan yung bahay nila. So, matagal na yan dito. And hindi ko sila mapakita kasi may pinag-uusapin sila mga issues sa mga buhay-buhay. Alam nyo ba? Ito, yan. Diyan nakatirik ang bahay namin dati. Mga alok. Ilang square meters pa yan. Maliit lang yan talaga. Sobrang liit lang talaga yan. Hanggang doon lang sa may mga kalabasa na yan. Ang gandan lang. Imagine mo kung gaano kaliit yung bahay namin dati. Maliit lang talaga. As in, ganyan. Tapos ang itsura niya, ano lang siya. Mga plywood, ganyan. Ngayon, syempre, dahil sa pagsisikap ng aking parents, so nakapagpatayo kami ng sarili namin bahay sa sarili namin lupa doon sa malayo. So ngayon, halos everyday ako pumupunta dito ngayong quarantine. Kasi nga, mahangin dito. Kita nyo naman ang paligid. Yan. Tapos sagana sa gulay. Lagi kami may pagulay sa gabi. So yun, ganyan yung ambience at vibe dito sa bahay ng aking lola, which I really, really love. Yan, so okay na ko uwi na and pinadala na ko ng lola ko ng tuyo because I love tuyo! And for today, we are going to cook! So, bilang alas 5 na, magluluto na tayo ng hapunan. Yes po, alas 5 po kami nagluluto ng hapunan dito sa bukid. Ganyan talaga dito sa bukid, masyari na po kayo.
Pagluluto na po tayo ng sinigang. So, ganito lang kaliit yung pinagluluto ang sinigang kasi namin. Kasi apat lang naman kami dito. So, hihiwa muna tayo ng sibuyas, bawang at kamatis. So, nakakatawa. Naglatag ako ng new gamat at humiga. Abay, nakatulog ako. So, 1 hour din ako nakatulog. So, eto na, mag-workout na tayo. That's my workout routine. So ngayon, gagawin ko, magre-rest. Siligo. Or elf, maluluka. Ganun daw yun eh. Tapos, gumagamit ako nito. Aloe vera mist from Nature Republic. Ibigay ni Justin nung birthday ko. Tapos, after ko mag-ano ng phase, nag-journal ako. So, ito yung Starbucks planner. Actually, planner siya. Planner naman talaga siya. Pero yung isang side, ginagawa ko siyang journal para ma-note ko kung na-accomplish ko ba yung mga dapat kong gawin. Tapos mga anong nangyari sa araw na yun. Para in the future, meron akong babalikan. Diba? And yun lang. After nun, yun, matutulog na ako. So that's it for my other in a month. So yun, basically ganun, ganun lang yung mga ginagawa ko sa isang buong araw. Kapag may mga tasks, pero pag wala, edi yun, nakatenga lang ako dito sa bahay. Pero yun, let's make our quarantine period productive and take this opportunity na makapag-bond kayo sa family nyo kasi importante talaga yun. Thank you for watching and it has been me, Paowyy, reminding you to not let those people with power take away our rights. Hey, that's it. Soar high!